Mabuhay! Ito na naman po tayo nagkasama. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Bago po tayo magkamisa, magdasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po nagkasama na naman po kami. Habang nagkakaroon po ng panibagong araw, nagiging magkaibigan po kami. Makigabay po kami at ang aming pong mga pamilya. Lahat po ng OFW, Pilipino po na nila sa abroad. Mga Pilipino po nasa Pilipinas, kaya po lahat ng tao sa buong mundo, maraming salamat po sa grasya binibigyan niyo po sa amin araw-araw. Amen. Ang kakainin ko po ngayon ay kare-kare. Hindi ko po masyadong nilagyan ng atswete ng food coloring po. Kasi gusto ko po yung medyo maputla po, yung masyado ng mapula. Meron din pa rin po akong chicharon na may laman. Siyempre, meron din tayong bagoong kisado. Alam man, nilagyan ko po ng maraming sili. Meron po akong sabaw ng konting sabaw ng sinigang. So, kung may sili. Inumin ko po ngayon ay 100% apple juice. Pisahan na po natin. Ang rice ko po ngayon ay basmati. Ubus na po kasi yung whole grain eh. May kamahalan din po rito yung whole grain. Kamusta naman po ang araw nyo? Linggo po ngayon. Sana po medyo magaan kasi yung baso. Sana po natin ang kare-kare. Ang ginamit ko po dito ay batok po ng baboy. Medyo matagal po kare, pero ayun po yung pinaka sa tingin ko na pinakamalasa sa parte po ng baboy. Siyempre depende po sa inyo. Pwedeng pata, pwedeng tuwalya-tuwalya. Nakakamiss po ng sobrang kare-kare kahit po masyadong mahirap gawin. Medyo din po tinatag ng mga crispy kare-kare. Yung crispy pata po ninyo, lechong kawali, pwede niyo pong ilagay sa kare-kare. Crispy na siya. Ang nanay ko minsan lang po magluto nito. Kasi nga po medyo magastos sa Pilipinas. Yung mga rekado.
Kadalasan nakakain po kami ng kare-kare ng maliliit gamit sa piyesta. Sa amin po kasi sa kapitbahay po namin sa Bulacan, kapag piyesta po, basta punta na lang po kami kayo sa kapitbahay kasi hindi pa yung may handa. Sa ibang probinsya po kasi ganun eh. Lalo na kapag sentro ng turismo. May mga festival, libre pagkain. Malasa po talaga sa kare-kare. Baka. Kapag bibili din po kasi dito ng baka, gusto ko po yung medyo bagong katay. Kapag weekend po kasi, walang masyadong delivery ng karne. Lalo na Sunday. Sa amin kasi sa Bulacan, every Thursday o kaya Friday po, may katay ng karne. Napakasarap po talaga ng bagoong at kare-kare. Pareho pong matagal gawin pero madaling kainin. Doon po sa mga nagtatanong kung bakit hindi po ako tumataba at ganda po akong kumain. Siguro po ano, masasagot ko po kasi hindi naman po everyday ganito ang pagkain ko, inuulit ko po.
Once a day, ganito po ang kumain. Saka siguro mabilis din po yung metabolism ko. Sa kami na pang marami ito, bisa ka lagi nag-exercise. Sarap po kumain sa ano, no? Dahon ng saging. Nanay ko po kasi nung malilit kami. Pag may bisita, siyempre, konti lang po yung pinggan at baso po namin. Gagawin niya, siya-serve yung sa dahon ng saging. Eh, mahaba po yung lamesa namin. Doon po hilera. Doon po kakain yung bisita. Mas na-appreciate po talaga ng mga bisita yung gano'n. Nung malilit po kami. Kasi nung araw, gano'n naman po eh. Sa probinsya po, gano'n. Tapos maglalagyan ng tabo na may tubig, doon na maghugas ng kamay. Kain na. Nung malilit po kami, hindi po kami masyado minapakain ang nanay ko ng chicharon. Kasi po takot po yun sa mga taba. Father ko po kasi Ilocano. Mahilig sa mga alat. Tulad po nito, may, sa Ilocos kasi may mga bagnet. Thank you.
Diyos niyo po. Nasanay po talaga ako kumain na may sabaw. Minsan pag walang sabaw, parang konti lang yung nakakain ko. Pero ngayon kasi wala pong mangga dito eh. Nahilaw, paborito rin po yun eh. Meron ako yung buro, medyo malambot na. Burong mangga. Kakainin ko po mamaya itong natirang bagong. Tal, ako lang naman nagkamay dyan. Yung saging po dito, hindi po nila binibili kapag may medyo patsi-patsi na. Hindi naman po kasi organic eh. Sa atin pag metastasize sagingan, masarap. Lalo na malilit kami, dyan na naman tayo. Yung dinudugas namin sa akin. Sa paligid nga sa Pilipinas, kahit puro patsi-patsi na eh. Ang hirap ang makipagbaratan sa tindera. Siyempre, mahal din naman po ano eh. Transportasyon. Di ba may kumakalat sa social media, kapag bibili kayo ng mga prutas at gulay, alam niyo po yung nagtinda sa bangka ito kung saan saan ang mga gulay at prutas? Sa palengke po ah. Doon po sa kanila masarap bumili kasi, tinanim talaga nila yun. Pinaghirapan nila kahit na makikita nyo na hindi ganun kalalaking gulay nila. Kasi hindi nila ginamitan ng chemical. Kung medyo may kain ng uod yung mga tanim nilang gulay, hindi ginamit ng chemical. Yun po yung mga organic. Tsaka iba pa natitindang ganun para pambaon din po ng mga anak nila. Tulong na rin po sa kanila yun. Meron po isang video dito sa Pinilakang Lakbay, yung sa palengke po. Makikita nyo po, bumibili po talaga ako doon sa mga ano po, masisipag po na tindero at tindera. Yung nakikisuyo lang po sa mga harap ng tindahan. Doon po umibili ng gulay sa prutas. Kasi nga po nanay ko natatawa sa akin. Pag nakita ko matanda, lalaki, babae, yung nagtitinda sa, nakikisuyo lang magtinda sa harap ng mga tindahan. Misin, inuubos ko yung tinda. Hindi naman po marami masyado kasi sabi niya ng nanay ko, dapat nagtayo ka na ng ano, ikaw na susunod ng kapwa ko, mahal ko. Pero sabi ni nanay ko, alam ko naman yung nararamdaman mo eh. Yung po kasi mga tao na hindi po nang argabyado ng kapwa, patas po sila sa buhay,
naghahanap buhay po ng Marikal po, kaunti ang kita. Yung po yung mga Pilipino na wala pong pride. Kasi yung pride naman po hindi po makakatulong sa atin eh. Pag mataas po tayo, magugutom lang tayo. Kailangan magtiyaga para may kainin. Hindi po tayo mabubuhay sa hiya. Maliban na lang kung walang hiya. Joke lang po. Maganda na naman po mo kasi nakakain naman po. Paano po magkita po tayo mamaya sa shoutout at greeting portion? Maraming salamat po. Dasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa grasya na ibigay niyo po sa amin. Nagsama-sama na naman po kami muli. Nagngitian na naman po kami. Nagbigay na naman po ng magandang komento at kuro-kuro. Maraming salamat po kahit hindi po kami nakikita, nagkakapalagayan po kami ng loob. Maraming salamat po Panginoon sa mga tao po na nakakasama ko po araw-araw. Amen. Maraming salamat din po sa grasya na binigyan po sa amin sa araw na to. Amen. Paano po kita po tayo sa greeting and shout out portion? Hello, dito na po tayo sa greeting and shout out portion. Salamat po sa pasensya. Umpisa na po natin. Maraming salamat po kay Yoli Sanke from Winnipeg, Canada. Maraming salamat po kay Miraflor Murcilia from Canada. Snow Girl from Canada. Domingo Dunsil, sabi niya po, shout out para po kay Kesi Mutok from Domingo Dunsil. Balukok Apalit, Pampanga. Salamat din po kay Off UUOBOO Disconnected HUH Arizona, USA. Emily NG o Emily Sabalye Kingdom of Saudi Arabia. Marilu Santa Teresa, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po ma'am Pilar Tadeo, sa maganda niyo pong comment, nakaka-inspired po. Yun po ang kailangan po natin sa paligid po natin. Excuse me po. At ganoon din po sa inyo, Ma'am Becky Moore, maraming salamat po sa suporta po sa mga magandang mensahe po at komento na binibigay po ninyo. Maraming salamat po kay Judith G. Plos, Montana, USA. Salamat po. Jeffa Requilios. Marie from Jensen, Place of Manny Pacquiao, Glossil D from United States of America, Mama Nice or Nice and Family from Malaysia, Marites Suganob, from Kitambis, Binuwangan, Misamis Oriental City of Cagayan de Oro City, Marites Suganob. Ferdy Reyes from Paris, France. Sa mga bagong subscribers po, maraming salamat po. Lo-consider ko po kayong mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Ayaw pong isipin na kayo po ito gasabay-bay dahil po tayo nagbabahagyan po ng mga experience. Alam ko po yung pakiramdam ng malayo po sa pamilya. Sabi po ng mga ibang kaibigan ko po sa iba-ibang lugar, batin ko rin po sila ng salamat sa iba-ibang lingabahe. Sabi saya po, daghang salamat sa inyong lahat. Sa Ilocano po, agyaman ka. Sa Cebuano po, salamat Jude. Salamat Jude. Sa Waray po, damo nga salamat. Sa Ilonggo, madamo nga, salamat. Sa Bicol, salamat na marhay.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi ko po kayo nabanggit, sa, excuse me po, sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sinusubukan ko pong basahin po lahat ng comments at mag-reply. Sana positibo na lang po tayo lagi para maganda po yung makikita po natin sa paligid at impact po sa mga bata. Maraming maraming salamat po sa suporta at binibigyan niyo po sa akin. Ang positibo po talaga na mentalidad, iba po talaga ang dating po sa ibang tao. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe na po. Sa mga nag-subscribe at patuloy po na nakasampaaraw, maraming salamat po. God bless you more po at ingat po kayo lagi. Sa lahat po ng OFW, mga Pilipino po na niran sa buong mundo, mga Pilipino po na sa Pilipinas, maraming maraming salamat po. At hindi ko po alam kung paano po kayo sa pasasalamatan dahil napakabilis po dumami ng mga subscribers. Sa inyo na rin din po yan. Hindi ko po alam kung ano na po nakikita nyo po sa akin na anting-anting o baka namamaligno lang po kayo. Hindi, joke lang po. Sige po, ito po tayo susunod. Maraming salamat po. God bless at ingat po lagi.